guys. Good morning o tanghali, good afternoon o good evening. Kung nasaan ka man ngayon, nanonood sa ating channel. Welcome guys sa ating channel. Pulisya ko kung first time ka sa ating channel. No? Pag-uusapan natin ngayon ang constructive dismissal. O empleyado ka ba? Ay kung hindi ka empleyado, at eh, kung employer ka, dapat malaman mo din to. So, kung business ka, businessman ka, may mga tao ka, kailangan mo rin to, constructive dismissal. O mga ka-employee, alamin natin itong isang word na constructive dismissal. Alam niyo guys, itong constructive dismissal ay common na ginagamit to ng mga employer. Kapag gusto nilang i-terminate yung empleyado nila. Sige, ikaw bilang isang empleyado, alam mong patino ka naman. Yung mga kasalanan ginawa, wala ka naman nagagawang crime o hindi ka naman gagawa ng gross negligence, kung tawagin. Ito kasi yung mga tinatawag na ganitong mga violation, commission of the crime, ay possible talaga ay mandatory or cause of termination by employer. So, alalahanin natin yung pag-terminate ng empleyado ay may dalawang klase. Termination by employer, yung tinatawag na tinatanggal ka ng kumpanya mo. Yun yung isa. Pangalawa is voluntary termination o voluntary resignation, which is yun ang laging common na dahilan na hinihingi ng mga kumpanya. Voluntary resignation. Malaki kasi ang impact pag ang isang empleyado ay nag-resign sa kumpanya. Ang daming na tinatawag na namiminos ng kumpanya. So, by the way, another topic natin yan. At yun na nga, vlog ko na video ko na yan, kinds of dismissal cause. Ngayon, concentrate lang tayo dito sa isang terms para hindi tayo malito. Constructive dismissal. Kung itong ginagawa ng mga kumpanya, maging direct ka man o indirect or under agency ka o contract. So, yung bang tipong ganito ang common niyan. For example, taga-Cavite ka. Alam na alam nila, hindi lang alam. Since birth na namasukang ka sa kanya, nasa Cavite ka. Ngayon, inililipat ka sa Baguio or anywhere in the Philippines na napakalayo. Di ba? So, hindi natin namamalayan. Hindi nyo namamalayan. Kinukonstruct na pala. Kaya nga construct. Constructive dismissal. Kinukonstruct na pala yung dismissal nyo. O, kung hindi ka aware, anong mangyayari sa'yo? Oh, nilalagay ka sa malayo. Hindi ka naman binibigyan ng tamang compensation. Oh, well, bigay niyo pamasahe ko. Diba? From Cavite to Baguio, araw-araw ako mag-uwian. Aber, or mag-stay na ako doon, mag-stay kayo doon, tanggapin niyo offer. But, compensation. Allowances, transpo, time, or may mga other charges pa yan. Tulad ng mawawala ka sa pamilya mo kasi malayo, yun ang hindi mabayaran. So, depende yun sa empleyado kung magkano sisingilin niya. Siguro kung 10,000 per month sa mga ganong moral damage, pwede na. Depende nga, depende case-to-case basis. Ganun na ganun guys, ang
constructive dismissal na ginagawa po ng mga employer. So, dapat aware kayo. So, ngayon, yung procedure ng paglipat, mayroon naman dyang legal. May legal na paraan dyan. Kailangan, mayroon dokumento. Dokumento silang pinapakita o binababasa yun. At re-replyan nyo yun na bla bla bla, blu blu bla bla bla, ganon. Na hindi ka umapayag, o kaya umapayag ka with consent. Kasi pag hindi ka humingi ng kasulatan, anong panghahawakan mo? Makasabihin sa'yo, ikaw naman yung nag-volunteer eh. Hindi naman kami. Bakit ka ngayon magreklamo? Di bumalik ka na sa pwesto mo. Magreklamo ka ngayon, di ba? Marami ng example na nanalo ang empleyado dyan. I-search nyo na lang sa mga GR-GR na yan. Pag GR na guy, ayun yung mga malaking kaso na decision na ng Supreme Court na laban sa mga employer na 101% talaga nananalo yung empleyado. Okay? So sana maitanim nyo sa isip nyo itong mga ka-employee yung constructive dismissal. Yung paglipat ng kumpanya sa iyo na sa tingin mong intentional o kinukonstruct na yung dismissal mo ay hindi yun absolute. Hindi po yun absolute. Mayroong rights ang empleyado mag-deny, i-deny yung request ng employer ng kumpanya, lalong-lalo na kung napaka-imposible namang magawa ng empleyado yung pinapagawa nila. Okay? Ipa-plus ko dito yung definition ng constructive. Kaya tingnan si Google na lang, constructive dismissal. May internet naman kayo, di ba? Sa akin lang yung guide lang nito. Palalagay sa tayo ay hindi abogado. Pero at least yung basic na karapatang pangtao, karapatan ng empleyado ay maintindihan natin. Hindi natin kailangan maging abogado para maintindihan yung batas. Ang kailangan lang natin konting pagbasa. Basahin niyo lang 'yan, diyan ang lahat sa Google. Konting pag-iintindi. At konting time para pagtuunan ng pansin. Awareness. Yun. Maraming nangyayari itong ganitong racket ng empleyado, ng employer, ng kumpanya. Constructive dismissal. Kaya nga, yung mga kumpanya, yung iba, ay tumitingin talaga sa qualification ng empleyado. Kapag sa tingin nila marunong yung empleyado, hindi nila tinatanggap. Okay. Kaya kayo, kung plano nyo magreklamo later on at nag-a-apply kayo sa, alam nyo, may sabit na kumpanya, agency. Ang karamihan to agency, kumpanya. Siguro bawasan nyo yung qualification nyo. Hindi kailangan magaling ka kasi hindi katanggapin nila. Kasi alam na later, magdi-demand ka kasi may sabit sila. Danas ko na yan, guys. Maraming agency na tumitingin sa qualification na na empleyado. Kapag na-check nila na medyo, okay, hindi lang marunong ka, denied ka nila, hindi ka nila tatanggap. Kasi alam nila na later on, 6 months from above, or a year, 3 years, sasabit sila sa'yo. Kasi, hindi lang butas. Illegal talaga sila yung iba. Wala talagang permit. Hindi nagbabayad ng beneficyo, hindi nagbabayad ng tama. Marami tayong pag-uusapan ngayon regarding sa employee. There's a lot of things to know. So, isa-isahin lang natin yan, no? Sana nagustuhan nyo itong constructive dismissal. Maraming example yan. Yun yung common, yung ilayo ka sa'yo, tapos sa bahay mo. Common na ginagawa yan. Kasi, laki-laki ng kumpanya mo,
alam mo naman na napakaraming pwesto sa area mo. Bakit pag re-report mo, bakit pag pupunta mo sa office, walang bakante? At ang bakante napakalayo. Eh, hindi ba? Okay, kaya na magsabi. Diba? Oh, bakit hindi ka ilipat o sa kapila o sa kapila? Kung hindi ka naman tinatawag na wala ka namang mabigat na kasalanan. Diba? Nako, huwag na pong mangyari sa inyo yan. Intindihin nyo yung basic na bata. So ngayon, ang una mo, basta huwag lang kayong gagawa ng napakabigat na kasalanan. Right? Gross negligence. Hindi kayo tatanggihan, employer nyo. Kapag may na-commit kayong crime or wala na. So, talo talaga tayo. Yung punishment, eh, kailangan nyo tanggapin. Pero as well na wala kayong nagagawang kasalanan, wala tayong nagagawang kasalanan, tayo, mayroon tayong karapatang hindi absolute yung pagturo nila, yung pag-transfer nila, hindi absolute yun. Pwedeng i-deny yun. Okay? So, sana guys, nabigyan ko na naman kayo ng isang magandang impormasyon na magigising sa inyo sa ating mga empleyado. Ngayon, coffee break lang to. Hindi pa talaga to duty. Okay? So, hanggang sa muli, like, share, and subscribe. Okay, alam na this. At muling nagsasabi, hindi lahat ng criminalistic ay nagpupulis. Yung isa po ay nasa YouTube. Thank you for watching. See you again my next video.